At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Zela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Headbang, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Zela. Si David ang ida na makipag-contest sa Bilay sa Beauty Contest. At umayaw si Beday at sinabi niya sa kanyang ina na pag-iisipan muna niyang mabuti. At isang gabi, pumasok siya sa silid ng anak at hinanap ang headband para isukat yon at subukin na isuot para bumata siya. Ngunit di umubra at di nagbago ang kanyang itsura. At sa isang banda, sinabi ni Piolo na may nakita siyang babae na gusto niya, pero nahihiya na sabihin ni Piolo na may gusto siya sa babae yun. At sinabihan naman siya ni Belay, dayayain yung magandang babae na lumabas. At isang araw, birthday ni Belay, at niyaya niya si Piolo para lumabas. At yun ang araw na napakasaya ni Belay. Isang araw, habang naglilinis si Belay sa ladies room, nabigla siya sa babaeng nakita niya. Naku naman ang mga tao talaga. Alam naman na may basurahan dito. Bakit itatapo naman tisyo sa dito lang sa sahig? Pinunasan ko na ito . Itatapo lang nila doon sa basurahan. Hindi pa nila magawa. Porkit nandito kami na namumulot ng kanilang dumi, ng kanilang basura. Ay, di mo lang naisip ang kalinisan. Aba-aba naman. I-flush ko na nga ito. Di mo lang alam na mag-flush ng sarili nilang ihi. Ano bang klase ang mga tao dito? Diyos ko naman. Ayan. Sige, lilinisin ko na. Hi! Ikaw? Hello? Natatandaan mo pa ba ako? Ikaw? Ikaw? Oo! May tatanong sana ako sa'yo . Kung may nakita ka bang isang supot na may lamang headband? Dito ko lang kasi naiwan yun . Headband? Headband? Kasi ma'am. Wala! Kasi po, ang dami-dami ring tao ang pumapasok dito . Kaya di ko po alam na may naiwan pala kayo dito. Wala po talaga akong nakita. Huwag po kayong mag-alala. Pag nakita ko, isusuli ko po sa inyo. Ganun ba? Sige. Opo. Wala po talaga . Hmm? Anong gagawin ko ngayon? Hinahanap na ng may-ari yung headman. Anong sasabihin ko? OMG! Tingnan mo itong ginawa ko. Nagsinungaling pa ako. Ay, anong gagawin ko? Alam mo, anak, pinalista kita doon sa isang beauty contest doon sa kumari ko. Siyempre, inilista ka. Oh, bakit niyo po ako pinalista? Di naman ako nag-uusa niyo, inay. So pa, ayoko talaga na sumali dyan. Kahit sabihin natin na maganda ko. Alam niyo naman, di talaga ako maganda. Bakit ba umaangal ka? Ang ganda-ganda mo kaya pagsuot mo yung headband.
Nakipagpustahan nga ako sa kanila, tapos hindi ka pala makikikontest. Inay, kahit anong gawin nyo, di ko gusto. Bawag mo na akong ipahiya sa mga amiga ko, Melay. Wag na wag, kaya humanda ka na. Mag-ayos ka ng sarili mo para makisali ka sa beauty contest. Contest. Pinipilit pa ako. Ba't kaya di sila na lang ang kuan makipag-contest? Iniingatan ko yung headband na yun eh. Kasi nga, gamit ko yun kung nakikipagkita ako kay Piolo. Ano ba yan? Pati yan. Nangingialam ang nanay. Helay, magbihis ka na. Alis na tayo. Helay! Huh? Inay, ayoko! Kung doon tayo pupunta, ayoko nga. Tama ka na sa akin. Magbihis ka na. Ay, nako. Sige na, mag-ayos ka. Baka, matalbukan ako ng mga amiga ko. Sige na, magbihis ka na. Hihintay kita dito sa labas, ha? Ayaw na ayaw mong sumama sa akin, ha? Sige na, magagalit ako sa'yo. Eh, kailangan na makita ka ng mga kumari ko. Ayoko, inay, ayoko. Huwag niyo nga akong pilitin sa mga bagay na di ko gusto. Anak, ngayon lang to. Ipapakilala kita sa mga amiga ko. At syempre, para madiskubre ka nila. Eh, malay mo, sumikat ka sa balang araw. Isuot mo yung headband mo, ha, anak. Magandang-maganda ka na. Sige na. Ganun? Gagamitin niyo ako para sa ambisyon niyo at sa amiga ninyo? Ayoko! Babae, ano ba talaga ang hinahanap mo sa isang lalaki? Lalo na yung nandyan sa coffee shop. Yung crush mo, ha? Ganon? Talaga? Bakit daw? Bakit niya ako hinahanap? Eh, baka nga may sasabihin sa'yo. Naku, friend, swerte mo na yan. Sabihin mo na sa kanya na patay ka din. At in love ka sa kanya. Naku, wag na. Nakakahiya eh. Nakakahiya naku talaga. Naku! Pakipot pang babaeng ito. Alam ko naman eh, na dead ka sa lalaking yon. Ay, Arlene naman. Yung bunga nga mo ah. Baka marinig niya, nakakahiya. Ano kaya kung ako na lang magsasabi sa kanya na crush mo siya at in love ka? Pero, hindi ko sasabihin hanggat hindi mo ako nililibre ng burger. Oh, oo na. Ililibre kita. Basta huwag mong sasabihin sa kanya yung sinasabi mo yan. Ayoko! Hi, Piolo! Pwede ba kita ulit imbitahan? Papasya lang tayo kung okay lang sa'yo. Kasi mag-isa na naman akong papasya eh. Ha? Kasi... Ah, sige na, Piolo. Minsan naman lang ito eh. Pag may work na ako, busy ulit. Di na ako makakapamasyal. Sige, mamaya pag-uwi na. Kita na lang tayo sa labas. Ah, thank you ulit, Piolo! Thank you.
Thank you. At ang saya ko. Salamat sa oras na binigay mo sa akin. At sinamahan mo ako dito, ha, Piolo? Ah, wala yun. Siguro, ito na yung huling pagsama ko sa'yo. Ito na yung pag-invite mo sa akin na huli. Ah, bakit naman? May nagawa ba akong mali, ha, Piolo? Wala naman. Pero ano yun? Hindi kita maintindihan eh. Alam mo, Miss Milay, maganda ka, matalino ka. At alam ko na maraming lalaki na nagkakandala pa sa'yo. Para samahan ka. Ligawan ka. Ano naman ngayon? At alam ko na may isang lalaki dyan na mamahalin ka. Maswerte ka. Di ba ikaw yun, Piolo? Ha? Ako? Oo. Di ba sinabi mo sa akin na matagal ka nang may gusto sa akin at nahihiya kang sabihin? Sabi mo pa, gusto mo ko pero nahihiya ka dahil di mo pinapalata dahil nahihiya ka nga. At baka isipin ko na presko ka. Lukuhin lang ako. Di ba? Ako ang gusto mo, di ba? Teka lang. Hindi ko talaga maintindihan eh. Wala akong maalala na sinabi ko sa iyong ganyan. At alam ko na isang tao lang ang pinagsabihan ko noon. At yung kaibigan ko. Yung kaibigan ko na si Melay. Eh. Kaya nga, ako yung tinutukoy mo, hindi ba? Pero I'm sorry, miss. Alam mo, meron akong mahal eh. Siya kasi yung pinagsabihan ko na magandang loob ko at siya rin yung tao na nahalata niya na may gusto ko sa kanya. Yun ay si Melay. Siya. At siya ang tunay kong mahal. At nilalaman ang puso ko. Siya yung mahal ko. Siya yung nandito sa puso ko talaga. Ha? Si Melay? Eh, ang pangit nun. Ang pangit-pangit nun. Yun pala? Yun ang gusto mo? Pangit na yun? Teka. Bakit parang may alam ka tungkol kay Melay? Di ba pangit siya? Pangit talaga siya eh. Hindi siya pangit. At ang totoo, maganda siya eh. Kasi maganda ang kanyang kalooban, ang kanyang puso, busilak. At siya, yung pinakamagandang babaeng nakilala ko sa balatang lupa. Siya ang mahal ko. Ha? Teka. Sandali. Si Melay. Siya talaga ang mahal mo? Bakit? Bakit di mo sa akin sinabi na agad na mahal mo ko? Ako si Melay. Melanie. Yun ang pangalan ko. Iisa lang siya. Ako yun. Ako ito, Piolo. Si Melay. Ito. Itong headband na ito ang may kagagawan ng lahat. Teka. Hindi kita maintindihan eh. Oo. Itong headband na ito, Piolo. Pag isinusot ko ito, magiging maganda. Ako. Pag tinanggal ko ito, ako na si Melay ulit. Ako si Melay. Tignan mo. Ipapakita ko sa'yo. Ito. Ako si Melay. Ako ito. Diba? Ako yung gusto mo. Ako yung namahal mo. Tignan mo kung mabuti, Piolo. Ako si Melay. Ako ito. Miss. Tara na. Halika na. Ihatid na kita sa inyo. Sasabihin ko sa'yo ito. Miss, si Melay ang mahal ko. Siya ang nasa puso ko at hindi. Ikaw. Maniwala ka sa akin. Ako si Melay. Ako ito. Bakit ayaw mong maniwala? Alisin ko itong headband sa ulo ko. Tignan mo. Piolo, tignan mo. Ako si Melay. Tignan mo ako. Ito, oh. Miss Melanie, please. Ang mahal ko talaga si Melay. Hindi ka magiging si Melanie. Maganda po si Melay para sa akin. Kaya, kung ayaw mong ihatid na kita sa inyo, alis na ako. Ha? Piolo, teka! Piolo! Ako si Melay! Piolo!
Oh, anak, nandito ka na pala. Alam mo, nagpunta dito yung talent manager para kunin kang model. Anak, ito na yung pagkakataon na aasenso na tayo. At ang gusto nila, magpakuha ka ng litrato dahil ipapadala nila doon sa agency at i-screening ka. Eh, naku, anak, pagkakataon mo na talaga ito. Halika dito, anak, halika, halika. Ang anak ko talaga, ang ganda-ganda. Kaya nga may talent manager nang gusto kong hawakan eh, dahil maganda ka. Magiging sikat ka na yan, anak. Ah, sasabihin ko na pamangkin kita pag pangit ka. Pero pag maganda ka, eh, sasabihin ko na anak kita. Ah, anong maganda bang screen name mo? Ah, Diwata Gracia. Ah, yun, yun, tama, Inay, maganda yun. Ano ba? Di ba sinabi ko na sa inyo na ayaw kong sumali sa ganyang bagay? Ano ka ba, anak? Pagkakataon mo na ito, huwag mo nang sasayangin. Eh, ngayon maganda ka na, hindi ka na papangit. Inay, ayaw ko nang maging maganda nang ganito lang ang magiging buhay ko. At isa pa, Inay, ayaw kong mawala sa akin si Piolo. Mas gusto ko na simple lang ang lahat. Pati itagbo ng buhay ko. Ayoko na nito. Ayoko na, ayoko na, ayoko na! Ayoko na sa'yo. Ayoko na sa'yo. Ayoko na. Gusto ko nang dating ako. Mas gusto ko nang maging ako, yung dati. Ayoko na sa'yo. Ayoko na. Ha? Ikaw? Patawarin mo ko kung nagsinungaling ako sa'yo. Ibabalik ko na sa'yo itong headband. Natuto kang magsinungaling dahil sa pagnanasa na gumanda ka. Tama ba ako, Milay? Oo, totoo yan. Kasi ang akala ko, ito lang ang importante sa mga tao. At isa pa, sawang-sama na ako sa paglalait nila sa akin. Ang totoo niyan, Milay, ang totoong kagandahan ay nasa puso, sa ugali. Andyan ang tunay na kagandahan. Kumukupas ang ganda, pero ang kabutihan ay hindi. Dahil yun ang hiharap mo sa Diyos. Naintindihan mo ba ako? Patawarin mo ko. Nasilaw ako sa kagandahan. Parang awa mo na. Ibalik mo na ako sa dati kong anyo. Sa'yo na itong headband. Ibabalik ko na sa'yo. Huwag mong mamaliitin ang iyong sarili kahit kailan. Ah, salamat. Salamat po. Pangako, magiging mabuti po akong tao. Melay, ikaw nga, Melay, huwag mo na akong pagtataguan, ha. Alam mo, eh, hindi na ako mapakali kapag hindi kita makita sa buong araw. Melay, ito na yung cheesecake, ho, para sa'yo. Yolo, na-miss kita. Alam mo pa yun? Melay, pwede bang mamasyal tayo mamaya? Oo naman, ikaw pa. Gusto mo ngayon na eh. Miss na kita talaga, Melay. Ako rin.
Nagkaayo si Napiolo at Belay. At hindi dahidagad ni Belay na maging bagat na siya. Dahil hindi siya natatahibig sa mga ginagawa ng kanyang ina. Kaya binalik na niya ang headband sa may-ari at pinag-aralan siya na huwag niyang hagarin ang kagandahan dahil hindi siya matatahimik at ang kagandahan ng loob ang dapat niyang ipakita sa mga tao. At gayon ay masaya na siya sa kanyang buhay. Mga apo, diyan na nagtatapos ang ating kwento at sana'y nagustuhan ninyo. Salamat at itong muli ang inyong Lola Sela. Hanggang sa muli. Mga giling naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Headman, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, June Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.